ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose ang anghel ng Panginoon sa panaginip at sinabi, "Bumangon ka, dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sa tawagin ko kayo. Hahanapin nga ni Herodes ang sanggol para patayin." Bumangon si Jose at nang gabi ring iyon dinala ang sanggol at ang ina nito sa Ehipto. Doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes. Sa ganito natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Nagalit naman si Herodes nang malaman nito na napaglalangan siya ng mga pantas, kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at mga karatig nito, mga batang may 2 taong gulang pababa, batay sa panahon ng pagsikat ng tala ayon sa mga pantas. Kaya nagkatotoo rin ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang pagtangis, iyakan at malakas na panaguyan. Iniiyakan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw paaliw pagkat wala na sila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya nagkatotoo ang sinabi ni Propeta Jeremias, malaki ang pagkakatulad ng mga pangyayari sa Ebanghelyo ngayon at sa aklat ng Eksodo noon. Ang pagmasakir sa mga bata sa panahon ni Herodes ay nagpapaalala sa atin sa mga batang Ebryo na pinagpapapatay din sa Ehipto sa bisa ng utos ng paraon. Bawat sanggol na lalaking isisilang ng mga Hebreo ay kinakailangang ihagis sa ilog Nilo. Silang mga walang salang pinatay ay para bang propesiya na gagawin ding pagpatay sa krus sa walang salang si Jesus. Sa isang banda, mayahalan tulad din si Jesus kay Moises. Parehong sila ang talagang pakay na patayin, ngunit pareho din silang nakaligtas. Nang lumaki, si Moises ay namuno sa mga kapwa niya Ebryo sa pagtawid nila sa dagat na pula, na simbolo naman ng pagtawid muna sa pagkaalipin sa Ehipto patungo sa kalayaan. Sa kabilang banda, si Jesus naman ang mamumuno sa sangkatauhan sa pagtawid nila sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng matagumpay niyang pagtawid sa kamatayan sa krus. Samantala, bago maganap ito, kinakailangan munang mag-alay ng kanilang buhay ang mga batang martir na binibigyang papuri natin ngayon. Pagsasagawa. Patuloy ang marahas, walang awa at walang saysay na pagpatay sa napakaraming walang malay na mga sanggol at bata sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng aborsyon, gera at iba pa. Anong ginagawa mo o anong magagawa mo para matigil o mabawasan man lang ito?